Ready! GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isa na pong bagyo ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea. Alamin na po natin ang latest mula sa ating totoong weather forecaster, ekspertong totoo na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Connie. Mga kapuso, unang bagyo po natin na ngayong buwan ng Oktubre ang Tropical Depression Perla. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentrong bagyo sa layo lamang 1,120 kilometers dyan sa may east ng Kasiguran ng Aurora, na dyan yan sa may Philippine Sea, mga kapuso. At may lakas ito ngayon na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at ang kanyang bugso of 55 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwest, ang bilis naman niya 20 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng PAGASA ay makita natin, mga kapuso, patungo ito dito sa may northern Luzon. Kaya babangan natin kung yan ay magla-landfall o magbibigay ng epekto dyan sa may bahagi na yung Cagayan Valley sa mga susunod na araw. At sa wind forecast ng Metro Weather, yung umiikot na hang na puti na yan, yan yung sirkulasyon, mga kapuso, nung bagyong Perla na patungo nga dito sa may northern Luzon. At bulsod naman ng northeasterly surface wind flow, malakas na hangin po yan, magiging maalo ng mga karagatang sakop ng mga Batanes, diyan sa may Ilocos Norte, maging sa may northern coast ng Cagayan, kasama yung Babuyan Group of Islands. Kaya pinapayuhan na huwag munang pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, dito sa northern central Luzon, wala pang epekto yung papalapit na bagyo. May mga pagulan ngayong maghapon dito sa may ilang bahagi ng Cordillera, dito sa may Cagayan Valley, maging dyan sa may Aurora at probinsya ng Quezon. At sa southern Luzon, ay may mga pag-ulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, dito sa may Mindoro Province, maging dyan sa may probinsya ng Palawan, mga kapuso. At sa Visayas, mas maraming ulan ang inaasahan sa maraming bahagi, dito sa may Samar Provinces, sa may Leyte Provinces, dyan sa may Bohol at Cebu, maging dyan sa may Negros Provinces. At maging sa Mindanao, mga kapuso, may mga pag-ulan din. At kumisan, may malalakas ha, yung mga kulay orange na nakikita nyo, yan yung mga thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga biglaang pagbaha. At dito sa Metro Manila, walang ulan tayong inaasahan ngayong maghapon, kaya mga lalabas ng bahay, ang inyong magiging problema, bahagyang mainit sa 39 degrees Celsius na init factor. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.